Ito kasi merong may bagong tagapagsalita. Ito, ang pagka ang definition niya, press briefer. Bago ito eh. Hindi spokesperson, hindi secretary. Iba kasi yung secretary ng OPS eh. Unlike nung kay Trixie. Siya ang nagsasalita at siya rin ang secretary ng OPS. Ngayon, press briefer na lang. Ito ay reporter naman ho itong tao na ito. Dati nga daw itong ano eh. Dati yung sa nag-reporter ho sa Malacanang. Okay? So okay naman sa akin, let's give the person a chance. Diba? Mabigyan natin ng alam mo, hindi ho biro ang maging spokesperson ng Pangulo. Ha? Lalo na ho, yung ganito kagulong Pangulo. hindi ako nagbibiro. Ha? Medyo magulo ho. Mantakin mo, may sasabihin yung Pangulo, tapos iba'y sasabihin ng asawa. Ay, magulo ho yun. Diba? Iba yung sa meeting, iba yung pag nagsalita ng asawa, iba na ang mangyayari. Diba? Mahirap po yun. Kaya pagbigyan natin ito kasi hindi ho biro. Kasi ganun ang nangyari nung panahon ni Trixie. Magsasalita bang ulo sa gabinete? Ayan, diba? Tapos, ito na pag-usapan ha. Kinabukasan, pag may bumulong na kay Mamshi, iba na usapan uli. diba? Iba na ho uli yung mangyayari. Apakahirap nun. Mantakin mo, magsasalita ka. Ito ang sinabi ng presidente. Ito ang policy ng presidente. Biglang, makikita mo, iba na. Paano kaya yun? Kaya, mabuti na ho itong supportahan muna natin ngayon. Ha? I mean, sana maging magaling ho talaga itong si Daphne. Ha? O Senya Paes. Sabi nitong isa, dapat palaban by sa bahay na lang nila nagmi-meeting kasama ang buong pamilya. Mali ka naman dyan, sir. Mali ka dyan, sir. Hindi maganda yung ginagawa mo, sinasabi mo. Para saan pa Malacanang? Sa opisina. Mali ka naman. Ang dapat, yung asawa na lang ang paatinin. Diba? Huwag na si BBM ang umatin doon sa meeting. Yung asawa na lang. Para tapos na usapan. Paatinin yung asawa, paatinin si TP. Tanong sa kanila, TP, ano ba? Ay! Grabe, no, iisipin nyo. Until now, ha, ang daming posisyon na OIC pa rin. DOH, isa to. Ano ba, hindi ba kayo makapag-decide? Hindi, alam mo, doon mo makikita talaga yung ano eh, yung kung gaano ka... I want to put it in a very... diplomatic way. Doon mo masasabi talaga kung gaano ka kalakas. Sige, huwag natin sabihin weak. Kung gaano kalakas ang political will ng ating presidente. Ibig sabihin, eto gusto ko ilagay. Pak! Eto! Pak! Eto kasi, ganito. Hindi, OIC ka muna. Relax ka muna dyan. Titingnan ko muna kung ano mangyayari. Pag-aralan muna natin. OIC ka muna dyan. OIC ka dyan. OIC ka dyan. OIC. Eto lang. Ewan ko ha. Nasabi mo na. Ay, di naman. Wala mo ko sinabing weak. Kayo naman. Mahina. Ano lang. Hindi lang malakas. Hindi kasi, alam mo. Di ba, it is something na ano eh. Na nakakatawa. Nakakatawa na. Nakakainis na. What are you doing in our government? Bakit puro OIC? Bakit wala kang mailagay na opisyal? Don't tell me walang matino na mga Pilipino para mailagay mong secretary. Bakit? Ano yung hesitation? Diba? Bakit ka nagiging hesitant? Kasi ang pagiging hesitation o hesitant, ibig sabihin hindi ka malakas. Sabi na iba, tapusin muna yung one-year ban ng, sa mga kasama. Alam mo, nung kay Pangulong Duterte, hindi naman ganyan eh. Yan kasi yung palusot nila eh. Hindi, kasi inaabangan lang natin yung one-year ban. One-year ban ng mga para i-appoint. Nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Pasok ka agad. Lagay ka agad. O yung mga pasensya na kayo, tumakbo kayo eh. Yan ang desisyon nyo, tumakbo eh. Diba? Tumakbo kayo eh. Ba't yan ang decision nyo? Ganun eh. Ibig sabihin ba, mag-antay lang tayo ng mag-antay? Sa bagay.
Antay naman tayo. Anti-government daw tayo. Hindi, di ba? Magantay lang tayo na magantay dahil lang sa just to accommodate yung mga talunan. Hindi, ako nagsasabi lang ha, ng katotohanan dito. Kasi wala naman nung panahon ni PRRD na OIC na, siguro meron isa, dalawa, pero hindi yung karamihan nag-aantay. Kasi, pambira, so ibig sabihin, after one year pa tayo natatakbo ng maayos. Hindi yung biro kasi ang OIC. Pag nag-OIC ka lang, ang dami hong mga nabibitin, nagalawan dyan, programa, antay tayo ng antay, pambirang buhay ito. Wala talaga. Paano tayo magkakaroon ng bilis kilos, kung antay kilos tayo? meron si Yorming bilis kilos, meron tayong antay kilos. Oh. Pero alam mo ako, suporta natin to si Daphne. Si Daphne Osena Paez as of now. Let's give her a chance. Bigyan natin ng chance kasi alam mo mahirap yung kanyang papasukin dahil sa sitwasyon ng pamahalaan ngayon. Kaya wag natin siyang sisihin. Ha? Hindi, pero, ito lang sa akin. Ha? Ako may suggestion ako sa pamahalaan ni Marcos. Meron akong suggestion. Dapat, instead na si Daphne Osen ang Paez ang ginawa niyong press B, pero kaya hindi spokesperson siya. Pero pag isa inyo na, gawin niyo na lang isa yung press briefer at saka spokesperson. Tapos, kunin niyo na lang si Tipi. Hindi ako. Kung ako talagang tatanungin niyo, kunin niyo na lang si Tipi. Diba? Para tapos na usapan. Kasi siya naman yung pinakamagaling . Siya na naman po yung siya naman po yung alam niya ang lahat ng bagay sa mundo na ito Di ba? Kahit mali-mali yung sinasabi niya, pag sinabi niya, oo naman si Mamsi. Hindi, sa tingin ko di ba, yun lang naman ang dito para tapos na usapan, wala nang problema. Kailangan nang ilagay dyan yung dikit kay Mamsi. Para tapos na usapan, wala nang trouble, wala nang problema. Ano gusto ni Mamsi? Sasabihin niya ni TP. Ang polisiya ni Mamsi ay ganito. Di ba? Ang polisiya ni ay ganito. Di tapos na. Wala nang intriga. Di ba? Hindi, di ba? Mali ako? Tama ako dyan! Para wala nang intrigahan sa gobyerno. Para peaceful na. Ilagay na natin. Kung gusto nyo nga, ilagay na lang natin spokesperson si Mamsi na lang. Para kung ano gusto niya, sabihin niya sa inyo. Di wala nang kukontra. Pag sinabi ni Mamsi, yun ang batas. Lahat kayo sumunod. Tapos. Di ba? Hindi ako . Para kasi pagka nagsalita, tapos iisipin na naman, tao ni Rodriguez yan. Wapak. Di ba? Kung ang nagsalita, si Mamsi na, Anong gagawin ni Pangulong Marcos patungkol sa mga ginagawa ng China? Hindi na kailangan tanungin pa si Marcos, si Mamsi na lang sasagot. Ito gusto ko . Di ba? Tapos na usapan, di ba? Wala nang paligoy-ligoy pa. Ganun na lang. Alam mo, magiging mapayapa ang ating gobyerno pag ganun na nangyari. Si Mamsi at saka si Tipi ang mamuno dyan sa press briefing. Wala. Anyway, love naman nila yung mga media . Di ba? Kaya nga, happy yung media sa kanila . May pa-NMAX pa daw. Meron pa daw iPhone. Undersecretary President? Hindi. President. Hindi naman tayo na-inform .